Sa uling bahagi ng ating kwento, ay inabutan ni Legazpi si Manong Antoy na nagkakape at waring hinihintay siya. Binungaran siya agad nito na maaanghang na salita. Subalit sa hindi inaasahan, biglang sumulak ng kanyang dugo, nakadama siya ng matinding galit. Agad nitong itinuto kay Manong Antoy ang dala niyang garan. Pinaputok iyon ng dalawang beses. At agad na binawian ng buhay si Manong Antoy. Nakita siya ni Aling Cora at nagsisigaw ito. Kaya muli niyang ikinasa ang baril at ito naman ang pinaputukan. At nang malanghap niya ang sariwang dugo ng dalawa, ay buong pagkahayok niyang winakwakan siya ni Manong Antoy gamit ang kanyang kutsilyo. At walang awa itong nilantakan. Matapos niyon, ay bigla na lang lumitaw ang malaking bilog na tubig sa kanyang harapan na napapaligiran ng apoy. May narinig siyang naguutos na dalhin ang kanyang panibagong alay sa kanilang pinuno. Agad niyang inihagis ang kawawang katawan ng mag-asawa sa loob ng butas na iyon. At pagkatapos ay siya naman ang pumasok. Doon niya nakita ang isang animo ay altar. At kapag dakay, biglang lumitaw dito ang kanyang pinuno. Narinig niyang sumigaw ito at nag-utos na magsiyukod ang lahat. Natuwa ang pinuno sa kanyang mga binigay na alay. Pinangakuan siya na mabubuhay siya sa karangian at binigyan siya ng isang libreta na magagamit niya laban sa mga albularyong antingero. At matapos ang kanilang seremonya, ay nagulat siya nang biglang lumitaw sa ibabaw ng malaking batong dambana ang bangkay ng tatlong biktima niya at kitang-kita ng kanyang mga mata kung paanong nabuhay uli ang mga ito. Matapos niyang ihandog bilang alay. Nagtataka si Legazpi kung papaanong nangyaring buhay ang tatlong iyon. Ganun pa man, ay tila muling pinasukan ng demonyo ang kanyang utak. Bigla siyang tumawa na animoy tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Sinisigaw pa niyang pugutan na ng ulo ang mga taong inihandog niya sa pinuno. Malakas ang sigawan sa paligid na tila nagpupustahan pa. Maya-maya pa, ay muli na namang nag-iba ang kanyang kapaligiran. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay parang nakikita niya ang kanyang sarili na nasa ibang eksena. Nagtataka man, ay wala siyang magawa. Tila sobrang dami ang gumugulo sa kanyang isipan. Maya-maya ay biglang may tumapik sa kanyang balikat. Bumalik ka na, Legazpi. Marami nang mga naghihintay sa'yo. Naramdaman niya ang pagtama ng nakakasilaw na liwanag sa kanya. Napapikit pa siya dahil sa pagkaliyo. Nang imulat niya ang mga mata, ay parabang nakahanda na ang kanyang isipan kung sakaling may magtanong sa kanya tungkol sa nangyari sa hasyenda. Nag-umpisa na siyang maglakad-lakad nang hindi tiya kung saan tutungo. Nagtataka siya na parang hindi ito ang bayan na kinaroroonan ng hasyenda ni Don Pico. Bagamat parang kilala niya at kabisado ang lugar. Hanggang may nakasalubong siyang isang tila pamilyar sa kanya. Malayo pa lamang siya ay pansin niya na ang mga tingin nito sa kanya na waring kinikilala rin siya. Hindi nga siya nagkamali. Kilala nga niya ito. Isa ito sa kanyang mga kamag-anak. Hindi akalain ni Legazpi na nakabalik na pala siya sa kanilang nayon. Hinila siya saglit nito sa gilid ng daan upang isalaysay ang mga naganap sa pinagtatrabahuhan niya. Ayon sa kamag-anak niya, ay nakulong ang ilang mga trabahador ng hasyenda dahil may saksing nagpapatunay
na sila ang nakita nitong pumatay sa mag-asawang katiwala ni Don Pico. Mabuti na lamang daw at hindi siya nadamay dahil saktong araw iyon ng kanyang bakasyon nang maganap ang krimen. Hindi malaman ni Legazpi kung ano ang mararamdaman dahil sa narinig na balitang iyon. Sa wakas ay malilinis na ang kanyang pangalan. Hindi na siya dapat magtago at mangamba. Matapos nitong magkwento, ay sinamahan na siya nitong umuwi sa kanila. Biglang napaisip si Legazpi. Kung siya ay nasanayo na nila, ay hindi malayong magkita sila ng kaibigan niyang si Indo. Ngunit ng mga panahong iyon, ay nasa malayong probinsya raw si Lolo Induko. Sa ilang araw na pananatili muli sa kanilang nayon, pakiramdam ni Legazpi ay wala nang maghahabol sa kanya tungkol sa nangyaring krimen. Ngunit ganoon na lamang kanyang kaba, nang isang araw ay nakarinig siya ng pamilyar na ugong ng sasakyan. Nang silipin niya ito mula sa bintana ng kanilang bahay, ay natanaw niya ang paparating na sasakyan ng kanyang dating amo sa hasyenda. Hindi niya alam kung magtatago ba siya o haharapin ito. Pinili niya ang huli upang huwag siya nitong lalong pagdudahan. Napangiti siya nang malaman ang tunay nitong pakay. Nais umano nitong magpasalamat sa kanya, kaya ito agad na nagtungo sa kanilang nayon nang mabalitaan nito na nakauwi na siya sa kanila. Sinabi pa nitong nahuli na raw ang totoong may sala sa pagpatay sa kanyang mga katiwala sa hasyenda at isa ito sa mga trabahador. Bago umalis ay nakipagkamay pa ito sa kanya at pasimpleng nag-iwan ng pera sa kanyang mga kamay. Muling pumasok sa isipan ni Legazpi na totoo nga sinasabi sa kanya ng pinuno na kaya nitong bulagin sa katotohanan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Maraming ulit na muli siyang binabagabag ng isang matinding pagkatakam sa mga buhay na hayop, sa sariwang dugo at sa mabangong sanggol sa sinapupunan. Sa gitna ng mga samot-saring kakaibang nararamdaman, ay sinikap niyang pigilan ang sarili dahil natatakot na siya. Pakiramdam niya ay palagi nang may huhuli sa kanya na may mga nagmamasid sa kilos niya. Ngunit ang lahat ng agam-agam ay napalitan ng pagnanasa sa karangyaan nang dumalaw sa kanyang panaginip ang mangyayanggaw na si Mang Jose. Sa panaginip niya ay sinabi nitong pagsapit ng alas 5 ng madaling araw na iyon ay pumunta siya sa ilalim ng silong ng kanilang pugon na saingan sa kusina. Doon ay makikita niya sa loob ng isang banga ang pangakong walang hanggang karangyaan ng kanilang pinuno kapalit ng panibagong alay. Matapos ang kanyang panaginip, ay bigla na lamang siyang naalimpungatan. Nang tignan niya ang orasan, ay ilang minuto na lang bago mag-alas 5. Sa sobrang pagmamadali niya na makita ang banga at ang laman nito, ay halos magkandauntog siya sa pagsilip dito sa ilalim ng pugon ng saingan nila. Habang inahalungkat ni Legazpi ang ilalim ng kanilang saingan, ay napitik ng kahoy ang banga na bahagya ng nakalitaw, dahilan para mabasag ito. Nakita pa niyang parang may usok na lumabas galing sa loob nito. Napamura si Legazpi dahil ni isang 5 pera ay wala siyang nakita. Sa galit niya ay lalo niyang pinagdudurog ang banga hanggang sa hindi na ito mapapakinabangan. Inabot na siya ng alas 8 ng umaga sa kahahanap at kahihintay na may makitang salapi doon sa kanilang pugon na saingan. Nakita siya ng kanyang tiyuhin at inusisa.
Ano ba yung hinahanap po kasi dyan? Takang-tanong nito. Inismiran lamang niya ito. At medyo nagalit ang kanyang tiyo dahil sa kanyang inasal. Tinungayaw siya nito habang binubuksan ang takip ng kanilang tapayan upang kumuha ng tubig. Subalit, napasigaw ito at muntik pang himatayin sa tuwa dahil sa nakita. Dali-daling lumapit dito si Legazpi at saka sumilip sa loob ng tapayan. Halos lumuwa rin ang mata ni Legazpi sa tuwa nang makita ang maraming salapi sa loob ng kanilang tapayan na lagayan ng inuming tubig. Yan ba yung hinahanap mo kanina? Aba, saan ba galing iyan? At saka, paano mo gagastusin iyan? Tiyak maraming magtatanong kung saan ka kumuha ng napakaraming salapi na yan. Nagtataka at nag-aalala ang tanong ng tiyuhin niya. Yo, pinautang po sa akin yan ni Don Pico. Yung iba po, naipon ko sahod sa asyenda. Binigyan din niya akong pabuyang salapi bilang pasasalamat niya daw sa akin. At nahuli na rin yung tunay na salarin. Pagsisinungaling niya, kaagad naman naniwala sa kanya ang kanyang tiyuhin. Dahil sa salaping iyon, naging malakas ang loob ni Legazpi na magliwali sa mga bahay aliwan sa kabisera ng kanilang bayan. Isang gabi ay naglabas siya ng isang babae mula sa isang kabaret. Dinala niya ito sa isang bakanting kubo at doon niya ginawa ang lahat ng karumal-dumal sa babae. Pinagpapalaw niya ito ng matitigas na bagay hanggang sa ito ay mamatay. Kagaya ng dati, ay muling nagpakita ang pinuno sa kanya. Sa tuwing makakapangbiktima siya, ay laging ganun na lamang. Tila ba napakasimple na lang sa kanya ang pumatay. Hanggang sa isang 10 oras ng gabi, sa kanyang pag-uwi, ay nakarinig siya ng kaluskos sa dingding ng kanilang bahay. Nang tignan niya ito, ay laking gulat niya nang makitang may amaranhig sa gilid ng labas ng kanilang silid. Akma na sana siyang sisigaw sa gulat, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob at saka kinalampag ang kanilang dingding. Nagtataka siya na hindi man lang nabulabog ang mga kasama niya sa bahay sa ginawa niya. Gayunpaman, ay humanda na siya para makipaglaban sa amaranhig. Umangil siya ng umangil na parabang nauulol na hayop upang ipaalam dito na hindi rin siya basta-basta nilalang. Nais niya itong takutin. Ngunit tila walang epekto rito ang kanyang ginagawa. Pakiwari niya ay nais nitong makipagsukatan ng lakas. Kaya tumalon siya palabas ng bahay upang sa bakuran sila maglaban. Gumamit na lamang siya ng tigabulak upang wala sa kanilang makapansin. Batid din kasi niyang ang amaranig na ito ay hindi rin nakikita ng mga ordinaryong mata tulad ng nakasagupa niya sa hasyenda na hindi rin nakita ni Manong Antoy. Nakatitiyak siyang walang ibang nakakakita rito kundi siya, dahil kung mayroon ay hinabol na sana ito ng mga tao. Pagbagsak na pagbagsak niya sa labas ay agad siyang sinugod ng amaranhig. Nagsukatan sila ng kanilang mga lakas. Sinakmal nito si Legazpi sa leeg, sabay suntok sa mukha ng binata. Sinakal din siya nito na halos bumaon na ang kuko nito sa kanyang leeg. Umuungol ng malakas ang amaranhig na parabang tuwang-tuwa na tila madadaan niya ang kanyang katunggali. Mahigpit na hinawakan naman niya ang braso ng kalabang amaranhig, sabay pinilipit ito. Sinabayan pa niya ito ng isang malakas na sipa sa dibdib. Sani upang mabitiwan siya nito. Nang makadistansya ng kaunti,
ay umusal siya ng orasyong natutuhan niya mula sa itim na libreto na ibinigay sa kanya ng pinuno. Agad na nasindak ang Amarani sa kanyang ginawa. Hindi nito akalain na may taglan siyang kaalaman sa orasyon na nagpahina dito. Sinamantala niya ang nakitang pag-abitla ng kalaban. Hinawakan niya ito sa batok, sabay subsob sa lupa ng madiin. Pagkatapos ay muli niya itong iniangat at iniampas sa lupa. Walang awa niyang pinaghahambalos ito hanggang sa tuluyan na itong nanghina at iniwan ng pansamantala nitong buhay. Pagkatapos niya itong mapatay, ay agad niya itong binuhat saka dinala sa gitna ng kakahoyang malapit sa kanilang bahay. Nakadama ng kasiyahan si Legazpi dahil ayon sa kanyang pananaw, wala nang hihigit sa kanyang kakayanan dahil mismong Amaranhig daw ay hindi na umuubra sa kanya. Ibinaon ni Legazpi ang katawan ng Amaranhig saka umuwi sa kanila. Ngunit napapaisip siya kung saan ang gagaling ang Amaranhig na iyon at anong ginagawa sa kanilang bahay. Sa tuwing nakakapas lang ng tao o Amaranhig si Legazpi, pakiwari niya ay lalo siyang lumalakas. Unti-unting nagiging masaya siya sa kanyang mga ginagawa. Lagi siyang nasa bayan para maghanap ng biktima. Kapag umuwi naman siya sa kanilang bahay, ay una niyang binubuklat sa kwarto niya ang kanyang pera. Ibang klase talaga pag napapaligiran ka ng grasya. Ni hindi napapansin ng mga kaanak at kapitbahay niya ang mga pagbabago sa kanya. Nagsimulang umasenso si Legazpi. Nagkaroon siya ng katayan ng baboy, baka, at kung ano-ano pa bilang panligaw sa pagdududa ng iba. Mahalaga sa kanya ang katayan pagkat dito siya kumukuha ng pansamantalang pamatid uhaw sa sariwang dugo at laman kapag wala siyang matyempo ang biktima. Naging malakas din ang pwesto niya sa palengke. Unti-unti na rin siyang nakakabili ng maliit na sakahan. Lahat ng kanyang kakilala ay ginagalang na siya dahil sa kanyang mabilis na pag-angat. Wala sa kanyang halaga kung malulugi siya dahil marami siyang nakatagong salapi. Kaya kapag nais niyang ipaubos kaagad ang mga paninda, ay ibinabagsak niya ang presyo nito. Kaya ang mga katabing pwesto niya sa palengke ay nagtanim ng galit sa kanya. Isang umaga, papalapit na sana si Legazpi sa kanyang pwesto upang bisitahin ang kanyang mga tendero. Nang may mapansin siyang lalaking bumibili mismo sa tindahan niya. Dahil nakataligod ito, ay hindi niya ito mamukaan. Subalit malaki ang hawig ng bigas ng katawan nito sa katawan ng kaibigan niyang si Lolo Indo. Hindi siya lumapit at hinintay niyang makaalis ito. Nakaramdam siya ng sikdo ng dibdib at pagkabahala sa nakita. Dahil naalala niyang malakas na albularyo ang kaibigang si Lolo Indo. Minabuti niyang huwag muna itong makaharap at umiba na lang siya ng daan papuntang pwesto niya para makaiwas dito. Ngunit nakasagi siya ng isang lalaking nakatalikod na bumibili sa kahilera niyang pwesto. Humingi siya ng pasensya sa lalaki. Ngunit nalaki ang kanyang mga mata. Nang humarap sa kanya ito, ay nakita niya ang nakangising muka ng kaibigang si Indo. Nagmamadali siyang tinaliliran ito at hindi na siya tumuli sa kanyang tindahan. Halos magbuhol ang paa niya sa pagmamadaling makalabas ng palengke. Sasakay na lang siya ng jeep pauwi nang may lumapit sa kanyang lalaking pulubi. Aabutan niya sana ito ng barya nang mapatingin siya sa mukha nito. Napasigaw siya nang makita niyang kamukha ito ni Lolo Indo. "Lumayo ka! Layuan mo ko!" Sigaw niya saka nagkukumahog na tumakbo papalayo sa pulubi. Sa katarantahan ay nadapa siya. Nilapitan siya ng isang lalaki para tulungan siyang tumayo. Ngunit sa halip na magpatulong, ay bigla niya itong itinulak dahil mukha na naman ni Lolo Indo ang tingin niya rito.
Nagtaka sa kanya ang mga tao. Nang pagmumurahin niya ang sino mang lalaking lumalapit sa kanya o nakakasalubong niya. Pagdating niya sa bahay nila, ay agad siyang nagtanong kung may nakakita na sa mga ito sa kaibigan niyang si Indo. Ngunit lahat ng tanungin niya ay iisa ang sagot. Hindi pa raw nakakauwi si Lolo Indo at wala pa ito sa kanilang nayon. Unti-unting nilukuban ng pangamba si Legazpi dahil kay Lolo Indo. Magiging malaking balakid sa kanya ang kaibigan at hindi siya papayag maunahan. Ngayon pa na masaya na siya sa nagiging takbo ng kanyang buhay. Kaya naman isang gabi ay naisipan niyang dukutin ang isa sa mga paslit na kaanak ni Lolo Indo. Ito ang natipuhan niyang ialay sa kanilang pinuno. Nakita ni Legazpi ang mga batang nasa edad 10 na naglalaro ng tagotaguan malapit sa bahay ng mga ito. Palibasa panahon ng tag-ani at maliwanag ang buwan, kaya't nakakapaglaro ang mga bata sa labas ng bakuran. Agad niyang nakita ang batang lalaking kamag-anak ng kaibigan si Indo na kanyang natitipuhan. Sinundan niya ito sa pinagtataguang pwesto at agad niyang tinakpan ang ilong at bibig nito. Saglit lang na nagpupumiglas ang bata, ngunit nalagutan din ito ng hininga pagkalipas ng ilang sandali. Hindi pa siya nakontento't pinilipit pa niya ang leeg nito. Mabilis niya itong hinila papalayo sa mga kasama at dinala sa madilim na bahagi ng bakura ng mga ito. Pagkatapos ay umusal siya ng orasyon na nabasa niya mula sa libretang itim. Ilang minuto siyang bumulong ng mga mahihiwagang wika. Maya-maya inapangiti si Legazpi nang lumitaw sa kanyang harapan ang malaking bilog na tubig. Mabilis niyang inihagis sa gitna na iyon ang walang buhay na katawan ng bata. Hindi na siya sumunod pa rito. Lumipas ang mga araw at linggo na walang nakakaalam sa ginawa niyang pagdukot sa bata. Noong una ay parang musika sa kanya ang bawat iyakang naririnig mula sa bahay ng bata dahil sa pagkawala nito. Lumipas ang isang buwan noon na hindi nakita ang pamangkin ni Lolo Indoko. Kaya sa bandang huli ay natanggap din nilang wala na ang bata. Mula nang gawin ni Legazpi ang karumal-dumal na krimen na iyon sa aming angkan, ay doon na siya tuluyang nawala ng katahimikan. Isang gabi ay muling nagpakita sa bintana si Jose. Nagulat siya rito at pinagsabihang mamaya na sila magkita sa dating tagpuan nila. Ngunit hindi umalis si Jose dahil alam nitong walang nakakakita ni nakakarinig man sa kanya. Ayon kay Jose ay hindi nasisiyahan kay Legazpi ang kanilang pinuno dahil iisa lang ang dinala nitong alay. Kahit pinag-uutos nito sa kanya na ang dating amo naman niyang si Don Pico ang kanyang biktimahin upang mapasa kanya ang malawak nitong lupain. Agad na napangisi si Legazpi sa napakagandang ideyang iyon. Walang pagdadalawang isip na ipinangako niyang gagawin ang ipinag-uutos ng kanilang pinuno. Bilisan mo lang bata, malapit nang tumating ang kaibigan mong albularyong antingero. Magiging sagabal siya sa iyo. Ani pa ni Mang Jose. Tumaas ang kilay ni Legazpi sa sinabing iyon ng matandang mangyayanggaw. Sa isip niya ay hindi siya dapat maligalig. Malakas na ang kanyang mga kaalaman sa orasyon at karunungang itim. Isa pa ay isa na rin siyang aswang. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad naman nagtungo sa hasyenda ng dati niyang amo si Legazpi. Dahil may kalayuan sa bayan ang lugar, ay halos 6 na oras din bago siya muling nakabalik sa lupang dati niyang binabantayan. Napansin niyang wala pang bagong bantay sa hasyenda, bagamat marami pa rin mga alagang hayop si Don Pico roon. Pumunta siya sa hangganan ng lupain
at tumambay muna siya sa malapit sa tulay ng hanging bridge. Muling nanariwa sa kanyang alaala ang mga nakaraan niya sa pook na iyon. Kung papaano niya nakilala si Mang Jose. Hindi niya alam kung dapat niyang ipagpasalamat ito na mas pinili niyang hawaan siya ng pagkaaswang sa halip na biktimahin. Nabulabog ng isang sigaw ang kanyang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Dali-dali niyang tinungo ang pinagmumulan nito. Ngunit namang hasya nang makitang si Mang Jose mangyayanggaw ang sindak na tumatakbo at sumisigaw. Hinahabol ito ng isang amaranhig. Parang nais niyang mataw sa itsura nito sa kabila ng pagtataka. Paano ang tulad ng malakas na aswang at nagtataglay rin ng mataas na antas ng karunungang itim ay takot sa isang amaranhig? Ganun pa man ay tinulungan niya ito. Humarang siya sa amaranhig. Nang makita siya ni Mang Jose ay tumabi ito sa kanya na tila nakikipagsanib puwersa. Agad na sinalakay si Legazpi ng amaranhig na hinarang niya. Ngunit napabagsak kaagad niya ito. Naging mainit ang kanilang naging pakikipaglaban sa iba pang kasamahan nito. Hanggang may isang nakakapit sa kanyang likuran at kinagat siya sa balikat. Sa labis na galit ay dinaklot niya ito sa buhok at hinila sa harap niya. Sa kaubod lakas na piniga ang ulo nito at ibinaong doon ang kanyang matutulis na kuko. Sisipain pa sana niya ito, ngunit may biglang sumugod sa kanya at niyakap siya. Pinilit niyang makawala, subalit itinulak siya nito ng malakas, sandi upang padapa siyang tumalsik sa malayo. Saglit na napadako ang tingin niya kay Mang Jose. Napansin niyang napapaligiran ito ng itim na paru-paro. Sa paningin niya ay parang kinukuyog ito ng mga paru-paro at tila nais itong tangayin dahil inaangat na ng mga ito ang kalambraso ng matanda. Mabilis siyang nagtatakbo para sa kluluhan ito. Ngunit hinarang siya ng mga amaranhig at pinagtulungan siya. Nararamdaman niyang lahat ng nakakapit sa kanya ay unti-unting nginangat-ngat ang kanyang katawan. Hindi niya makayanan ang sakit ng mga kagat. Hindi naman niya magawang makawala pagkat bukod sa mga amaranhig ay may mga kasama pang ibang malalakas na aswang. Sa gitna ng kanyang unti-unting panghihina ay bumangon ang pagtataka sa kanyang isip. Naalala niya ang sinabi ng pinuno nilang kahit ilang antingero at albularyo ay hindi siya kayang saktan at talunin. Subalit bakit natatalo siya ng mga kapwa aswang at amaranhig? Hindi ba tumatalab sa mga ito ang proteksyong iginawad ng kanilang pinuno? Para lamang ba sa mga albularyo at antingero ang bisa ng mga iyon? Ipipikit na lang sana niya ang mga mata upang tanggapin ang kanyang katapusan. Nang biglang lumitaw ang malaking tubig na bilog. Nakalutang ito sa tapat ng malaking sanga ng isang puno. Maya-maya ay may mga animong palaso ang nagliparan mula rito. Hanggang sa naramdaman niya ang pagluwag ng mga kamay at ngipin na nakakapit at nakabaon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isa-isang nakabitaw ang mga ito at nagsibagsakan. Pagkatapos ay nalusaw nang sumayad sa lupa. Maya-maya pa'y biglang nagpakita sa kanya ang kanilang pinuno. Narinig niyang malakas itong nagpakawala ng orasyon sa bayhampas sa lupa. Bahagya siyang nagulat sa naramdamang kaunting pagyanig ng kanilang kinaroroonan. Napahanga si Legazpi sa nakita niyang lakas ng kanilang pinuno. Naisana niyang lumapit dito, subalit nanghihina siya sa dami ng kanyang sugat na tinamo. Nilapitan siya nito at idinampi nito sa ulo niya ang kaniwang palad. Saka ito mahinang umusal ng mga wikang ito lamang ang nakakaunawa. Nakita ni Legazpi ang paglitaw ng tila gomang itim at binalot nito ang kanyang katawan na mangha siya ng unti-unti ay gumiginhawa ang kanyang pakiramdam. Nawala ang mga sugat niyang likha ng mga amaranhig. Muling ipinaalala sa kanya ng kanyang pinuno
ang utos nito na itumba niya ang dati nitong amo at maging ang kaibigan niyang albularyo. Binigyan siya nito ng 1 linggong palugit para maisagawa ito. Mas mainam binata kung ang ulo ng mismong kaibigan mong albularyo ang maiaalay mo sa akin. Ani nito, bago parang bula na naglaho kasama ang mga bangkay ng aswang at mga amaranib. Ito ay tinapot ng misteryo.